Mga bata, tumayo muna kayo at tayo magdarasal. The Lord Father, Savior, Spirit, and Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Magandang araw mga bata! Magandang araw din po, sir! O sige, maraming na kayong upo. Mga bata, bago tayo magsimula sa ating mga alamin muna natin kung sino yung mga umibad sa ating klase ngayong araw. Sa unang hanay, Kenneth, meron bang umibad sa inyong hanay? Wala po, sir. Magaling. Sa dalawang hanay, Lester, meron bang umibad sa ating klase ngayon? Wala po. Masalig. Sa ikatlong hanay naman. Si Melvin po. Ah, si Melvin. Sayang, hindi pumasok si Melvin. Napaka-interesante pa naman ang ating katalakayin ngayong araw. So, bago tayo pumunta sa ating talakayan ngayong araw, babalikan muna natin yung natalakay natin noong muling nakaraang linggo. Noong nakaraang Biyernes. Kasi ngayong araw ay Lunes. So, sa tungkol saan pala yung napag-aralan natin noong nakaraang linggo? Lester? Mga tungkol po sa mga halamang ornamental. Magaling! Ang napag-aralan natin noong nakaraang linggo ay tungkol sa mga halaman. O, kung nakikinig na kayo mga bata, nakikinig kayo sa ating talakayan noong nakaraang linggo, magbigay nga kayo ng isang halimbawa ng halaman na talakay natin noong nakaraang linggo. Catherine? Oregano po, sir. Magaling. So, oregano. Oregano yung natalakay natin buong nakaraang linggo. Di ba, nakasabi ko sa inyo, ang oregano ay gamot sa? Ubo. Sa ubo po, sir. O, magaling. Ang oregano ay gamot sa ubo. Kapag inuubo tayo, ang binibigyan na gamot sa atin ng mga lolo natin o mga nanay natin, madalas, oregano. O, anong klase ng oregano, Kenneth? Sir? Mapait po. Paano mo nasabi mo, mapait? Bakit? Paano? Nung kung nag-uubo ako pinayin ng mga oregano. O, nalasahan mo, mapait siya. Anong reaksyon mo nung nalasahan mo siya mapait? Napakita ko ba? Oo. Ganun ang reaksyon ng mga bata, lalo na pag hindi sila sanay uminom ng oregano dahil ito ay isang mapait na gamot. O ngayon naman mga bata, ilabas nyo ang ating inyong mga pulang paderno at ating iwabasol ng mga takdang alalim. Papalitan po kami ng papel, sir. Oo, ibigay mo yung mapapainan na ng paderno sa inyong katalim bago mo i-check ang inyong takdang alalim. Hindi ko sa ating bisarang tamang sagot doon sa inyong mga takdang aralin. Natatakot po, sir! Siyempre! Sana all po! Sir! Ano yan, Rosan? O mga bata, ngayon, nakapagpalitan na ba kayo ng padel? O sige, ngayon, maaaring nyo nang iwasto ang mga takdang kalalim niyo. Ibigyan mo yung dalawang minuto para matouch niya. Sir? Ano yun, Kenneth? Okay na po pala. Tapos na ba kayo? Oo po! Janet! Opo! Catherine! Hindi pa po! Sir! Ano yung Janet? Yung lagundi po, kasali po ba yun? Oo, kasali din yung lagundi. Kung meron lagundi na nakalagay dyan, i-check mo na rin. Tapos na ba kayo mga bata? Oo po! Opo! Magaling! Opo! Sino nakakuha ng 5?
Oo, oh, magaling. Alos lahat kayo, nakakuha ng 5 perfect lahat kayo. Talata talagang makikipyo sa ating tinalakay kong nakaraan, Diko. Okay na mga bata, bago tayo pumunta sa ating tatalakay ng araw, meron ako magpapakita isang larawan sa inyo. Nakita niyo ba ang bagay na ito, mga bata? Oo! Saan niyo naman nakita ang bagay na ito? Sir? Mario? Doon po sa mga ano sir, doon sa tabing bahay po namin kasi gumagawa sila ng bahay. Gamit po nila yan. Ah, yun. Nakita pala ni Mario ang gamit na ito sa kanilang kapitbahay. Nakita niya dahil pero gumagawa na bahay po bahay. So, saan yung madalas nakikita ang ginagamit itong paggamitan na ito? Bukod sa sinabi ni Mario. Sir. Lester. Sa ano po, pagtatrabaho po, yung paghalo na po ng semento kasi po pamilya po kami ng ano, pagpapintero po. Ah, so, sila Lester pala, ang pamilya nila ay lahing pagpapintero. So, ang gamit nito, madalas po siya nakikita. Panghalo po ng semento po. Panghalo ng semento. Sino gumagamit nito? Yung tatay ko po at saka yung lolo ko po. So, ayun, lagi mo nga nakikita. Pero alam mo ba ang tamang tawag sa bagay na kagamitan na ito? Pala po. Pala po. Magaling. Ang tawag sa kagamitan na ito ay? Pala. So, ayun naman. Saan natin maaan yung pala na yan? Saan natin kaya maaari pang gamitin? Meron pa bang... Sir? Mario? Pag ano po sir, pag magtatanim ka sir, pwede po sa pangukay ng lupa. Magaling. Ang pala, maaari din natin siya gamitin sa ating pagtatanim. O ngayon ang mga bata, pupunta tayo sa ating tatalakay ngayong araw. Ang tatalakay natin ngayong araw ay tungkol sa mga sa tamang paggamit ng kagamitan sa pagtatanim. So, tama yung sinabi ni Mario. Ang pag-aaralan natin ngayon ay kung paano natin tamang gamitin yung mga kagamitan. Ngayong araw, may papakita ako mga iba't ibang larawan sa inyo. Ito lang mga bata. Nakita na ba kayong nagagamitan ng ganito? Oo, sir. O, saan nyo naman ito nakita, mga bata? Doon po sa... Sir? Kene? Sa hardin po. Sa hardin? Meron pa yung hardin sa bahay? Opo. Wow. Magaling. Okay. So, Mitchkin. Mahilig yata sa pagkatanim ng mga pamilya ni Kenneth. Kaya naman Kenneth, ano ba ang tawag sa gamitang ito? Malitakot siya. Hindi ko po alam, sir. Hindi mo alam. Sir, ako po alam po. Sa gamitan na ito, kung anong tawag? Sir? Mario? Palang kamay po, sir. Palang kamay? Oh. Tama. Hey, sir! O, di yung Kenneth? Maliit na pala. Tama, maliit na pala. Kung pagkamas na yung mga bata, parehas lang sila ng itsura nung palang ginagamit ni na Lester sa paggawa ng bahay. Ang kaso, itong isang parang maliit na ito, tamang-tamang dito ay dulos. Dulos pala. Dulos ang tamang-tawag sa paggamitan na ito. Ginagamit natin ito madalas sa? Sardin. Tama. Yun nga sabi ni Kenneth. Makikita natin itong ginagamit ng mga nagtatanim. O ngayon naman, kung ikaw kaya, kung talagang nakikita mong ginagamit ng yung lolo o ang pamilya mo itong dulos na ito, maaari mo bang ilarawan dito sa paano gamitin ng dulos na ito? Ito po, kumari. Tapos po, ayan po yung lupa. Lupo pa rin po. Lupo pa yung lupa. O, tama. Palakpakan mo nga si Kenneth. So, yung dulos ay ginagamit natin sa pagbukay ng lupa. Lalo na kung magtatanim tayo ng mga halaman.
O, ito naman, susunod na yung litrato. Nakakita na ba kayo ng ganito? Opo. Opo. O. Sinong, saan niyo nakita ang karamitan na ito? Sir? Sir, sir? Sir? Sige na lang, sige na lang. Sir? 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 Catherine? Doon po sa harding sa high school po namin sa labas. O. Nakita mo siya? Opo. So, nakita pala ni Catherine ang kagamitan na ito. Ngayon, alam niyo ba ang tawag sa kagamitan na ito? Alam ko po. Okay, Len. Sige nga. Piko po. Piko? Tama? Ay, opo. Tama, tama naman sinabi ni Kenneth. Mukha siyang piko. Len! Oh. Lester, ano po? Ano siya? Hindi po piko yan. Ano? Asarol po. Asarol? Tama! Ang tawag sa kagamitan na ito, mga bata, ay asarol. Sana mo kaya natin maaaring gamitin ng asarol, mga bata. Catherine? Nakita ko po ginamit sa pagbubukal po ng lupa, sir. Pagbubukal? Sige ka, Catherine, pumunta ka sa ating alapan para makita ng mga klase kung paano gamitin ng piko. Paano mo nakita? Paano siya? Asarol po? Ay, asarol? Asarol? Nari po, ito yung asarol. Paano? Paano siya? Paano ginagamit? Nari po, ito yung lupa. Kapalit po lupa. Lupo ka niya? Para kayo po niya pa ano sa lupa? Opo. Magaling. Nari po, nakapakali si Catherine. Yay! So, mga bata, ang asarol na ito ay ginagamit sa pagbubuka ng lupa. Maaari din natin siyang gamitin sa pagpipino ng lupa, lalo na yung mga malalaking tipak ng lupa. Di ba, mapapansin natin kung sila Kenneth, siguro mapapansin nila yun. Sa amin ng harbin, yung mga lupa nagtitipak-tipak. So, kapag gusto natin yung durugin yung lupa, ang gagamitin natin ay asarol. Opo. Opo! Ang dahil nyo lang mga bata? Opo! Ito naman ang susunod na larawan. Nakita niyo ba nakita niyo ba kayo ang bagay na lang ito? Opo, sir. Sir, sir, alam ko po ang pangalan niya. Yan niyo yung pigo. Sige ka, kayo? Yan pa lang po yung pigo, sir. Kasi magkabilan yung pwedeng gamitan, sir. Tama. Kaya yung maligtad. Magkamukha lang sila ng asarol. Piko. So, pinagkaiba lang nila? Ay, sungay po. Hindi, magkabilaan yung tama, piko. Tama! Parang matinin niyo po. Tama lahat ng mga sagot niyo, mga bata. So, pinagkaiba ng asarol sa piko, yung piko, meron siya patulis. Patulis sa likod, sa dulo niya. Kumbaga balik tara siya. Ang asarol naman ay sa unahan lang. So, saan naman na dasi ginagamit itong piko na ito? Sir! Yan eh? Sa hardin po. O, sa hardin? Paano? Saan? Sa mga tipak ng lupa din po. Tama! Ginagamit din natin itong piko sa pagbubuka ng lupa at pagbubuka ng lupa. So, ikaw, Kenneth, na-try mo na ba gamitin itong o nasubukan mo na ba gamitin ng isang piko? Di ba po? O. So, ngayon, Kenneth, hindi pa pwede gamitin yung piko kasi bata pa po. Bata pa dahil medyo madigat din ang piko. Oh. Madalas lang gumagamit talagang yung mga matatanda na yung mga nasa kamang itad. Tsaka yung ano, sir, tsaka yung mga magsasaka po, sir. Yung matanda. Tama. Ginagamit ang mga ito ng mga magsasaka. Madalas din lang ginagamit ang mga paggamitan na ito. So, dito naman tayo sa susunod na larawan. Ito mga bata, nakakita na ba kayong ganito? Opo! Saan naman nakita ito? Kita po. Saan mo nakita? Sir, sir! Sa hardin din po. Hardin? Sa hardin din. Opo. Sa mga magsasaka. meron pong ganyan yung mga magsasaka, sir. Oo, oh, meron kayong magsasaka. Ay, sir, alam ko ano po. Anong tawag sa kagamitan na ito? Sir, sir! Sir? No, sir? Itak po. Tama, itak. Itak ang tawag sa kagamitan na ito. Saan naman siya madalas nakikita ng ginagamit? Mga sir, ka? Sir, sir! O, isa-isa lang. Sir? Sir?
Pagtapos po ng mga damo, sir. Sir, sir. Pagtapos ng damo? Yung panggapas kong gano'n. Panggapas? Sige nga, pakita mo nga sa amin kung paano ginagamit ang isang kita. Kunwari po may damo dito, tapos kukunin mo siya ganyan, tapos gano'n. Magaling! Ginagamit natin ang kita sa pagputol ng mga damo, maaaring damo, maaaring din sa mga halaman. Lalo na ang mga jardinero, katulad nila, Kenneth. Oh, sa susunod naman na larawan, nakita na ba kayo ng game? Mama pala? Mama! Oh, nakita na kayo? Sigurado ba? Anong tawag sa... Sir, sir! Basic! Sir! Basic? Basic daw, sabi ni Kenneth. Sir, ako ba sir, alam ko. Si Kenneth muna, sabi ni Kenneth, basic daw. Anong tawag sa gamitan na ito, Kenneth? Kung alam mo nga talaga? Improvised po, sir. Yan. Oh. Ginagamit din po yung sardin. Sardin? Oh, anong tawag yan kung ginagamit sardin? Alam mo ba? Watering... Ay. Sir! Ako po, sir! Ako po, sir! Alam ko si yan. Si Mario? Ano po, sir? Pandilig po ng mga laman, sir. Magaling! Ginagamit ko kasi ganyan sa bahay. Ginagamit natin ito, pandilig. Sa ating mga halaman. Os po kasi yan sa amin, sir. Ah, mayaman talaga sila Kenneth. Os pala ginagamit. So, ang mga ordinaryong mga nagtatanim, ginagamit nila ay ito. Ang tamang tawag ito ay regadera. Ah, regadera pala. Tandaan nyo na mga bata. Ang tamang tawag ito ay regadera. Regadera. So, saan pa maaaring gamitin ng regadera mga bata? Bukod sa pagpipilig ng alaman. Shower. Pwede pong inumin? Sir, shower. Mukhang shower yung uso niya. Magaling! Tama rin yung sinabi ni Lester. Mukhang mayaman din si Lester, ha? Alam niya yung shower. So, saan tayo last nakita na shower? Sabay ka, di ba? Opo. Yung tumutulo na maraming, ano? So, yun nga, ginagamit natin ito na yung katira ang matalas sa pagpipiling ng alaman. Susunod na larawan naman. Nakita na ba kayo ng ganito? Opo, opo. Katrin, sige nga. Anong tawag sa ang pagpipita na ito? Nakita ko lang po sa may harbin. Sa may harbin? Sino gumagamit? Yung po. Ang gagamit po. Hindi ko po alam sir, ako. Sir, ako po. Sir, mukhang malaking supply. Ah, tama. Magaling. Mukhang nga siya. Supply. Malaking supply. Okay. Ano is na sa ano? Nagtatanong po ako. Ano yun, sir? Pwede po mong gamitin pang supply yan? Hindi. Malaki siya. Hindi siya pwedeng gawin pang supply. Ginagamit po ng jardinero. Oh, magaling. At alam na alam ni Kenneth dahil sila ay jardinero. May jardinero po kami. Ang tamang tawag sa ganda na ito mga bata ay karaykay. Ah, karaykay pala. Pampatag po ng lupa. Ayun, magaling. Tama ang sinabi ni Catherine. Ah, pwede rin po sa pangalala, sir, pang ipon ng dumi pag ano? Pag nagbukal ka ng lupa. O, tama. Mahusay. Ginagamit din ang karaykay pag nag-iipon tayo ng mga basura. Lalo-lalo na yung mga halaman natin sa daan na yung mga tamong naputol, kapag iniipon natin sila, ginagamit natin kalaykay. So, saan pa maaaring gamitin ang kalaykay na ito, mga bata? Meron pa ba? Pag-iipon po ng basura. Ayun, sabi na nga ni Mario. Pag-iipon po ng mga dahon. Sir. O, tama, pag-iipon ng mga dahon. Pag-iipon po ng mga bato. Magaling. Ay, sir. O, Mario. Pagpapatagin po yung binukal na lupa, sir. Tama. Palakpakan naman si Mario. Ginagamit din natin itong kalaykay na ito kapag pinapatag natin yung lupa pagtatanong natin ng mga halaman. So, paano ba gamitin itong kalaykay na ito? Sino maaaring makapaglaran sa harapan? Paano gamitin ang kalaykay na ito? Sir, ako po, sir! Mario?
Mari po, sir. O, kunwari, ito yung kalaykay. Paano siya gamitin? Mga damo na nakakas natin. Tapos siya po yung lupa. Pagpapatalin po yung ano. Oo, minihila siya papunta sa kanya. Para po maipon. Tapos, pwede ka na po nung pagdanin. Ayun. Palakpakan naman si Mario. So, ayun nga mga bata, ginagamit ng talaykay sa pag, ng mga dahon, tapos pagkakad ng mga lupa. Ngayon ang mga bata, bago tayo pumunta sa ating pang-grupong gawain, yung grupo po muna kayo sa ilong grupo. So, bago tayo, bago pa yung grupo, ano mga kailangan sandahan kapag gumagawa na tayo o ginagawa na tayo pang-grupong gawain? Sir, sir! Catherine? Kailangan po, tahimik lang. Oh, kailangan, tahimik. Sir, sir! Lupa! Margie! Huwag po makasali sa ibang grupo. Oh, huwag makasali sa ibang grupo. Ano saan? Maki-operate po sa mga pag-grupo. Oh, huwag makasali sa grupo. Mario? Gumawa po sa malinis na lugar, sir. Oh, gumawa sa malinis na lugar. Ngayon mga bata, ipugrupo ko na kayo sa tatlong grupo. Mula kay Kenneth, tsaka kay Margie, sila ang group. Group 1. Ang group 2 naman, sina Lester at Catherine. Tapos, group 3, si Mario at si Lausanne. So, bago natin simulan ang pag-group gawain, ano, meron pa ba kayong mga katanungan, mga bata? Magana po ako. Sigurado kayo? Ano po gagawin, sir? Oo. Yon, meron nang naging tanong si Catherine. Ano nga ba natin gagawin ngayong pang-grupong gawain? Ang gagawin natin pang-grupong gawain ay magbubuhin kayo ng isang kagamitan. Ano to drawing po, sir? Oo, mag-drawing kayo. Bibigyan ko kayo ng mga puting papel at bubuhin nyo ito sa puting papel na bibigay ko. Ipili kayo sa mga ito kung ano gusto nyo drawing. Bili lang kayo ng isa, ha? Kung anong nagustuhan nyo. Ngayon, bibigyan ko muna kayo ng, ano, ng mga papel na pagkukulitan nyo. Ito ang papel mo. Ito naman ang papel nyo, Esther. Ito naman sa inyo, Catherine. Kay Rosan. Okay, maraming nakagin mo sa inyo mga grupo, mga bata. O, bago tayo magsimula, makinig muna kayo sa akin, mga bata. Ano kasi yung mga dapat tandaan bago magsimula? Tahimik po. Tahimik lang kayo, ha? Opo. O, bibigyan ko lang kayo ng 7 minuto para matapos nyo siguhin yung mga pinapagawa. Okay, bago tayo magsimula, pumili muna kayo ng iguhin dito para malaman ko kung para hindi kayo magkapareho-pareho. Yes, dahil na lang. Para hindi kayo magkapareho-pareho ng gagawin o ano yung gagawin. Ano yung sa inyo? Sa inyo naman, Esther. Ano yung sa inyo? Mali. Sa inyo naman, Kenneth. Ay, Mario. Oo. Kapata, bago simulan, pagkat pumili kayo ng ano ha, ika-ulat nyo sa harapan. At iulat nyo pagkatapos nyo gawin, iulat nyo yung mga ina-drawing nyo sa harapan kung paano siya gamitin. Opo, sir. Sige. Pili po na leader, sir? Hindi, kahit hindi na leader, kahit ano lang, yung mag-uulat sa harapan. Iba. Ayos ba mga bata? Opo. Sige, bigyan ko kayo ng 7 minuto para tapos nyo rin yung gawain. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto, ha? Dapat gandahan nyo ang iyong ibubuhit. Ang ganda lang po natin, ha? Karawakan pa lang po yan. Sir, mas maganda yung sa amin. Ha? Maganda yung sa grupo ni Mario. Ingat. Thank you.
Patapos na ba kaya? Kami po, sir. Tapos na. Oh, tapos na yung pagluluto ko. Ang bilis naman nila, magaling sila. Siguro talagang magaling mag-uhit si Mario at si Rosal. Kayo, Ruto, Lester, kamusta yung sa inyo? Sinisipon po ako. Sinisipon ka? Oo. Pag-uwi mo yung parang gamot, ha? Oo. Kayo naman, Rupan, kamusta yung sa inyo ginagawa? Okay pa po. Okay pa, o sige. Meron ba naman kayo dapat minusap para matapos ang inyong pagkakong gawain? Huwag kayong mag-ingay, ha? Oh, Catherine, huwag mag-ingay. Meron na lang kayong tatlong minuto. Galit, tapos na? Hindi ba po? Hindi ba tapos? Hindi pa ba tapos? Sa dalawang minuto na lang. Lester, po. Tapos na kayo? Wala po. Tapos na? Wala po. O, tapos na ang group 2, tsaka group 3, group 1. Isang minuto na lang. Agreed na lang po. O, sige. Ready, seconds na lang. Okay, next. Po. Dapat tapos? Oh. Tapos na. Oras na binigay ko sa inyo. Mali na kayo. Amali na kayo sa inyong mga kuwan, mga bata. Oh, so, kwa, sino ang nabigay mo? Tiga ulan. Kenneth po. Oh, sige. Sa group 2 naman. Si Lester. Sa group 3? Si Mario po. Si Mario. O, Mario na ba ang simula ng pag-uulat? Apo. O, unahin natin ang group 1. O, Kenneth, Mario ka pumunta sa labad at sabihin mo kung ano yung naiguhit? Pala po. Pala. O, pala ang naiguhit ng group 1. Saan ginagamit ang pala na yan? Sa pag-uukay po. Sa pag-uukay. So, ang napili nila ay pala. Maaari mo bang ipakita sa amin kung paano gamitin ang pala? Saan po? Saan? Sa lupa. Oo. Oh. Paano ba gamitin ang isang pala? Oh, magaling! Inuukay ang lupa. Saka, inano. Magaling! Makapakan nyo ang lupa? O, group naman. Lester. Ano ang yung napiling inuhin? Pandilig po, yung regadera po. Pandilig, regadera. Maganda ang napiling inuhin nila Lester. Saan ginagamit ang regadera na yan, Lester? Sa pandilig po. O, sa pandilig. Maaari mo bang ipakita sa amin kung paano gamitin ang pandilig na yan? Opo. O, sige nga. Kumari po, yun po yung regadera tapos hawak po siya. Ah. Tapos may halaman po dito. Hmm? Gaganan lang. Ay, bubuhos mo siya. Opo. O, magaling. O, palakpakan nyo nga ang group 2. O, group 1, pala. Sa group 2 naman, regadera. O, sa group 3 kaya, sila. O, para sa uling group po, mari ka pag tumayo at iulat ang masana ay guhin. Ang naguhin po natin, sir, ano, Pico? O, Pico. Saan ginagamit ang piko na yan? Pwede pagbungkal po sir ng lupa tsaka ano, pwede pag doon sa malaking tipak ng lupa, pwede mo siyang gamitin para kabuyagyan mo sir. Oh, magaling! Palakpakan mo na si Mario. Bago ko malis Mario, maaari mo bang ipakita sa amin kung paano gamitin ang isang piko? Ganito po sir, oh. Yan.
Nanay ng pagbubukalap ng lupa. Ate, ano pagbubukalap ng lupa? Opo, sir. Kenneth, alam mo kayo pagbubukalap ng lupa? Opo. Kanina po, pinababa niyo po. Magaling. Pwede na po ako mupa, sir. Ah, hindi. Bukalap na niyo. Ngayon ang mga bata, kung talaga na rin kayo sa aking nilalakay, ano yung nilalakay natin ngayong araw, mga bata? Sir! Ako pa, sir. Ayan? Sir? Tapos sa tayo lang na kamaya, natapos na makinig kayo ah. Sige nga, Catherine? Gamit po sa paghalaman, sir. Mga gamit? Ano yung mga gamit? Sir? Ako po. Ayos. Sige nga, magiging ka natin isang gamit na nabanggit kanina sa ating talakayan. Ano po? Piko po, sir. Piko? So, ang natatangin Mario ay Piko. Saan ginagamit ang Piko, Mario? Sa pagbubungkal po ng lupa, sir. Sa pagbubungkal ng lupa. O, magbigay pa kayo ng isang halimbawa basta ating natalakay kanina. Lester? Pala po. Pala? Pala ang natatangin na Lester. Saan ginagamit ang pala, Lester? Sa pagbubungkal po ng lupa din. Sa pagbubungkal din ba ng lupa? Ano ba? Pagbubungkal po. Pagbubungkal. Magaling. Ngayon ang mga bata, meron akong ipapakita ang larangan ulit sa inyo. At sabihin niyo kung ano yung nakikita niyo ang pagmamas na niyo sa litrato na ito. Sabihin niyo ba mga bata, anong nakikita niyo sa larangan na ito? Nasira po yung pala. Oh, magaling! Nasira yung pala. Margie. Bakit kaya nasira ang pala mga bata? Sir! Mario? Kasi po ginamit sa matigas na lupa, sir. Kaya nabali yung pala, yung awakan. Ginamit yung pala sa matigas na lupa, kaya nabali yung pala. Ano pa? Meron pa ba? Sir? Kenneth? Hindi po wasto yung paggamit nila sa pala. Magaling! Hindi wasto yung paggamit sa pala, kaya nasira yung pala. O, bilang mag-aral mga bata, paano kaya natin maiwasan na hindi masira yung mga kagamitan na ginagamit natin? Lester, anong ginagawa mo? Ano po? Wala po. Makikinig ka ba? Opo. O sige nga, ano yung, bilang mag-aral, paano natin maiwasan na hindi masira yung mga kagamitan? Ingatan po yung mga kagamitan po para hindi masira. Magaling! Paano nga si Lester? Dapat! Ingatan natin yung mga kagamitan upang hindi masigira. Opo. O, dapat tandaan niyo na mga bata. Opo! Tuwing nagamit ng mga gamit kahit na anuman, kailangan. Ayaguhan po. Ayaguhan niyo at ingatan po. At ngayon na mga bata, meron akong ipapasagot sa inyo. Kenneth, pahingin ko ba? Ano mangyayari sa'yo? Masakit ba ang ulo mo? Hindi po. Eh, naalala ko po yung martin namin. Ba't mo inaalala ng martin nyo? Wala na po. Okay mga bata, maaaring niyo bang basahin ang ating panuto? Sabay-sabay kayo mga bata. Basahin niyo ang mga nasa pisara at tukuyin mo manong magandang ang inilalaman ito. Ito. O. Ang dalawa, sino maaaring makabasa at makasagot? Lester. Patlang ito ay ginagamit sa pagputol ng halaman. O. Ang sabi ni Lester, patlang ito ay ginagamit sa pagputol ng halaman. Ano kayang nagamit na ito? Yung itak po, sir. Itak ba, mga bata? Oo! O, palakpangan niyo si Lester. Tama ang sabi niya. Itak. Lester, maaaring bang isulat mo sa ating isara? Itak. Galing! Sa ikalawa, ano naman? Sino nga rin mga basa at mga sagot? Sir! Mario? Ito ay ginagamit sa pagbilig ng halaman.
Tubig. Ito ay ginagamit sa pagdilig ng halaman. Ano ang sagot mo, Mario? Regadela po, sir. Ano? Regadela po. Regadela? Opo. Anong tawag doon? Regadela. Regadela. Hindi regadela. Mario, mag-isulat ang inyong sagot? Mali lang po yung pagbigkas niya. Oo, oh, mali yung pagbigkas niya sa uli. Sir. Miss na R, and yung sinabi niya, regadela. R po, gagote po. Gagote po si Mario. Wag, Banjo. Mag-inong si Mario. Regadela, Mario. Magaling. Palakpakan mo na si Mario. Masagay, ikat mo naman. Sino maaaring makakasagot? Sir? Raji? Bakit lang ginamit ito sa pagtitipo ng tao? Talikay po. Magaling. Paano yung pakisulat ng yung sagot sa lapan? Kalaykay. Ang sagot sa number 3 ay kalaykay. Sa ika-apat naman. Sir, sir. Kaya, sige ka. Ito ay ginagamit sa pagbubukay. Oh, ito ay ginagamit sa pagbubukay. Sa tingin mo, Kenneth, ano kaya magamit na dito? Para po. Magaling, tama. Maraming bang isulat ito sa ipisara, Kenneth? Wala. Oh, sa panghuling, ano naman sino maaaring makasagot? Mga bata? Sir? Esther? Ito ay ginagamit sa pagbubukal ng lupa. O, ano kayang magamit ng ito, Esther? No? Dalawa po kasi yun, sir. Oh. Yung... Tingin mo, magbigay ka kayo sa lang. Pico po. O, pico. Magaling, tama. Kaya yung pangisulat sa ating pisara? O, palakpakan nyo naman si Lester. Ngayon naman mga bata, maaaring pa kayong kuha ng isang papel. Meron ako papagawang sa inyo, aktividad. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Okay, may ingay ah. Oo po. Hindi lang. Nakakuha na ba kayo ng papel, mga bata? Oo! Sige nga, sulat ko na ito. Ito yung sagutan, mga bata. Ibigyan ko lang ako kayo ng itong minuto, ha? Kenneth, gumagawa ka ba? Oo. Margie! Ano po, sir? Margie, huwag kang mawawag niya, ha? Opo! Tapos na ba kayo? Mabata, tapos na kayo? Opo! Oh, may isang minuto na kayo para tapusin niya na. Opo. Mario, huwag kang kumapya sa iyong katabi, ha? Opo, sir. Hindi pa ako kumakopya. Esther, tapos ka na? Tutog. Tutog ka na? Pero tapos na po ako. Oh, magaling. Tapos na si Lester. Sino pa tapos na? Opo. Si Bebek. Margie, tapos ka na? Opo. Oh, mari na lang sa lang ating Sir, ako po hindi pa po. Dalawa pa po yung wala akong sagot. Oh, dalawa pa yung wala sagot ni Mario. Hintayin pa natin siya, no? Okay, may mga bata? Sige na po kayo sila. Okay, Ned? Tama po. Dito lang. Lester, tapos na. Kathleen, isa pa.
Si Rosan, tapos na. Ikaw, Mario, ilan pa? Tapos na naman, Pat, ha? Opo, sir. Tapos na po ako. Oh, tapos si Mario. Mario, nasagutan ng aktibidad natin ngayon, ha? Opo. Babata, Mario, parang masahin natin palutas. Lagyan ng jet kung tama ang pangungusap at akikis naman kung hindi. Oh, oh, sino maaari makapagpasa sa unang tanong at maaari makapagsagot? Esther? Maaaring gumamit ng lata ng gatas at butasin ito sa ilalim at gawing pandilik kung walang regadera na magagamit. Tama ba? Anong sagot mo? Check po. Check? Tama ba sa minister? Oo! Oo, tama. Maaaring tayong gumamit ng lata ng gatas kung wala tayong regadera. Gagawin lang natin, butasin lang natin ito ng maraming butas sa ilalim. Kaya ma... Pagkakitinig tayo, maaayin na rin natin siya. Gamitin. So, tama yung check yung sagot ni Lester. So, pangalawa naman, sino yung makakasagot at makakasagot? Sir? Kenneth? Ang dulos ay angkop na gagamitin pangbungkal sa lupa kapaligid ng halaman. Ano ang yung sagot? Kenneth? Opo, check. Check ba? Tama ba yung mga bata? Opo. Tama ba? Opo. Sino sumagot ng hindi? Sir, ako po. O, si Mario, paano mo nasabi hindi? Mario? Kasi po, yung dapat pambungkal sa paligid ay angkop na gamitin sa lupang ay sa lupa sa paligid ng alaman ay ano po, yung maliit na pala po, yung gamit lang yung kamay. Dulos ba yun eh? Ah, dulos ba yun? Oh. Tama yun sa kamay! Dinilipo ko lang si Mario at narito nga siya. Tama ang sagot ni Kenneth. Ang dulos ay maaaring gamitin pang bukal. Parang di nakikinig si Mario kaya. Nalito lang po ako, sir. Alam po po yun. Sa pakita naman, sino maaaring makapagbasa at mga sagot? Margie? Ang regadera ay ginagamit sa pagbubungkal ng lupa. Ano ang isa na? X po, sir. Bakit X lang yung sagot? Kasi po yung regadera po ay ginagamit sa pagdilig po ng alaman. Magaling! Ang regadera ay ginagamit na natin ito sa pagdilig ng alaman. Kaya X ang tamang sagot. O sa ikapat naman, Catherine, sige nga. Ang asarol ay ginagamit pang putol ng halaman. Oh. X po, sir. Bakit X ang iyong sagot? Kasi po, itak po yung ginagamit pang putol ng halaman, hindi po asarol. Magaling! So, ang ginagamit sa pagputol ng halaman ay itak. Kaya ay isang sagot. Ngayon naman, sa pahuling, sino makakasagot? Lester, sinya? Ang piko ay ginagamit upang bukain ang lupa. Ano ang sagot mo? X po. Bakit X? Kasi po, pala po yung ginagamit pang bukain sa lupa. Tama ba sagot ni Rester? Opo. Mali. Mali po, sir. Sir? Sir, sir. Ang piko ay maaaring din natin gamitin sa pagbukain ng lupa. Di naman siya ginagamit sa pagbukain. Maaaring din natin siya gamitin sa pagbukay. Ang ganda mo po sa ano, sir? Ang takaya tama sa bot? Right? Check! Check! O, sino na ako pa lang sa inyo? Anong time? Sir? Mario, tsaka si Rosan, tsaka si Catherine. Tatlo. Sa... Ano naman? Sino na ako pa lang po? Si Margie, si Margie na. Trish, yun ang nakakuha. Ako po. Kenneth, at?
Yes, ma'am. Sa 2, taka sa 1. Wala na. Wala na. Ngayon naman ko rin yung ano, mga bata. Hindi ko lang po, dahil ba meron akong papasulat na takdang aralin. Nakuha niyo ba mga bata? Opo, sir. Saan yung tip ko? Nakawala. Mario? Huwag ka malikin dyan, ha? Opo, sir. Uwi na po niya tayo, sir. Pagkatapos po. Mamaya, huwag kang mag-inipin. Uwi din tayo. Excited na ba mo eh, Catherine? Gutom na po ako, sir! Ah, gutom ka na? Ako din po eh! Kamalat, sir! Ako din, sir! Gutom na gutom na din! Gutom na po ako eh! Huwag kayong maingay! Mara yung nagsulat yung pagkakaroon yung mga bata. Huwag kayong maingay, ha? Gusto ba kayo? Hindi pa po! Tapos na kayo? Hindi pa po! Tapos na? Malapit na po, sir. Sir, tapos na po ako. Tapos ka na? Mawag ako na may ngayon? Opo, sir. Tingnan niyo po si Nestor, sir. Tingnan niyo po. Bumay kay Nestor. Tapos na? Tapos na po. Gusto na kayo? Wala pa!
Mga lain na kayo kumayo at tayo mag-arasahan para mabuhay. The Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Una nga na eh. Pwede na kayong umuwi. Kene, Margie. Beste, then Catherine. Salamat po, sir. Thank you.